Headlines. COVID-19 sa Metro Manila bumaba na sa 0.50 ayon sa Okta Research. Paglalagay sa Alert Level 2 sa NCR isinulong ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion. Patuloy ang ating paghahanda sa vaccination ng 5 to 11. Sisimulan na natin ito ng February 4, pero ang ating talagang initial rollout ay the whole week of February 4 to February 11. Department of Health, all set na sa pagpapabakuna sa mga kabataang edad 5 hanggang 11 taon. COMELEC Commissioner Rowena Guanzon pinagpapaliwanag ang kapwa commissioner sa delay ng resolusyon upo sa disqualification cases ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Balita abroad, U.S. President Joe Biden magpapadala ng U.S. troops para palakasin ang presensya ng NATO sa Eastern Europe. At tungayan ng bagong miyembro ng Biden family sa White House, ang pusang si Willow. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. All set na ang Department of Health sa pagpapabakuna ng mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Isasagawa ito sa Biyernes, Pebrero 4. Si Madeline Villar Moratilio magbabalita. Nasa 15.5 milyong kabataan na nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang ang target mabakunahan ng gobyerno kontra COVID-19. Ang bakunahan para sa nasabing age group ay aarangkada na sa Pebrero 4. Pero ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, ang chairperson ng National Vaccination Center, hindi kagaya sa 12 to 17 years old na inuna ang may comorbidities, lahat sisimula na anya nilang bakunahan. Patuloy ang ating paghahanda sa vaccination ng 5 to 11. Sisimulan na natin ito ng February 4, pero ang ating talagang initial rollout ay the whole week of February 4 to February 11. Ang initial na vaccine rollout, Anya, ay gagawin mula Pebrero 4 hanggang 11 muna. Hindi kagaya nung 12 to 17 na nauna ang may comorbidity, gusto natin mas mabilis ang bakunahan. Kaya pagsasabayan natin, New Sec Rocky, yung pagbakuna ng may comorbidity at walang comorbidity. Ito ay dahil sa limitadong supply pa ng bakuna. Kumpara kasi sa mga Pfizer vaccine na ginagamit sa adult population, mas mababa ang dosage para sa mga bata, pero pareho naman ito na dalawang dose na mayroong interval na 3 linggo. Ayon kay Cabotaje, bawat lungsod sa NCR ay 1 hanggang 3 vaccination site muna ang itatalaga. Pagkatapos anya ng initial na rollout sa NCR, magkakaroon ng tig 2 hospital vaccination sites sa Region 3 at 4A. Paalala naman ng opisyal, kung may comorbidity ang bata, dapat may dalang medical certificate. Huwag rin kalimutan na magdala ng ID ang mga magulang o guardian bilang katunayan sa relasyon sa bata. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Muling nagpaalaala ang Department of Health o DOH sa mga individual na gumagamit ng self-administered o home test kits. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, maaaring magkaroon ng maling resulta kung hindi tama ang paggamit nito. Ani Duque, may kani-kanya itong pamamaraan at kailangang alamin kung paano gagamitin ang antigen test kits. Isa rin sa paalala ng ahensya ang guidelines para sa proper disposal ng test kits. Una rito, matatandang inaprubahan ng FDA ang 2 home self-testing
antigen kits na gawa ng Abbott at Labnovation Technologies Incorporated. Kung sakaling magpositibo sa rapid antigen test, kailangan itong mag-isolate agad at magsagawa ng confirmatory test. Samantala, binabalangkas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang planong bawas presyo sa antigen at RT-PCR tests. Ayon sa DTI, pag-aaralan nilang ipatutupad na patakaran sakaling magkasundo ang mga kinauukulan na ibaba sa 200 hanggang 300 pesos mula sa dating 900 pesos ang presyo nito. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, ang kasalukuyang price cap para sa antigen test kits ay 900 pesos. Aniya, posibleng maibaba ito ng technical working group ng 200 piso hanggang 300 piso. Pinag-aaralan na rin aniya nila kung paano maibababa ang presyo ng RT-PCR tests at nagsasagawa na sila ng final computation. Samantala, wala pang inilalabas ang DTI na suggested retail price o SRP para sa COVID-19 self-test kits. Dahil dalawa pa lang ang aprobadong brands, mabibili na sa ilang butika ang COVID-19 self-test kits. Ngunit, hindi gaya sa ibang bansa na pwede itong bilhin ng over-the-counter. Sa ngayon, kailangan pa ito ng doctor's prescription. Subalit, plano na ipagbili ang antigen test kits kahit walang reseta. Maaari nang makapasok sa bansa ang mga dayuhang turista sa pagbubukas ng mga border sa Pebrero 10. Batay sa pahayag ni BI Commissioner Jaime Morente na sa 157 mga bansa ang may visa-free. Kabilang rin dito ang United States of America, South Korea, Japan, Australia, Canada, UK, Malaysia at Singapore. Kailangan lamang magpakita ng balidong pasaporte at patunay na sila ay bakunado na laban sa sakit na COVID-19. Isa rin sa mga kailangang ipakita ay ang negatibong resulta ng RT-PCR test sa loob ng 48 oras bago umalis sa pinagmulang bansa. May 17,382 na mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health ngayong araw. Dahil rito, ayon sa Department of Health, umabot na sa 3,528,796 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Ang aktibong kaso naman ng COVID-19 sa bansa ngayon, may 213,587. May 35,382 namang naitalang bagong gumaling, kaya umabot na sa 3,261,338 ang kabuang bilang ng mga nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 70 namang naiulat na nasawi, kaya umabot na sa 53,871 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Ayon sa DOH, lahat ng laboratorio ay operational noong January 27 at 3 naman ang di nakapagsumiti ng kanilang dato sa COVID-19 repository system. Isinulong ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na ideklara na sa Alert Level 2 ang National Capital Region o NCR dahil sa bumababang kaso ng COVID-19. Aniya, kailangan ng makabango ng ekonomiya. Pinagbatayan ng kalihim ang pahayag ng Octa Research na nasa 0.50 na ang COVID-19 reproduction number sa NCR. Sinabi ni Concepcion na kailangan ng tanggapin na mananatili ang COVID-19 at hindi dapat magka-COVID ang ating ekonomiya. Sa kaugnay na balita, bumaba na sa 0.50 ang COVID-19 reproduction number sa National Capital Region o NCR. Inihayag po ito ng Octa Research. Ang reproduction rate ay bilang ng mga taong na-infect ng COVID-19 mula sa isang kaso. Nitong Miyerkules, naitala ito sa 0.63. Paliwanag ng Octa, ang reproduction number na mas mababa sa 1 ay indikasyon na bumababa na ang pagkalat ng virus. Payo naman ni Octa Research Fellow Dr. Guido David sa publiko, kailangan pa rin sumunod sa health protocols. Kahapon, nakapagtala ang Octa ng 2,256 na mga bagong COVID-19 cases sa NCR na itinuturing na lowest daily number mula noong December 31, 2021. Umabot na ngayon sa 47,994 ang COVID-19 cases sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa tala ng PNP Health Service, 132 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa kanilang hanay.
Samantala, mayroong 1,693 na mga aktibong kaso. Maabot naman sa 46,175 ang bilang ng mga COVID-19 recoveries. Wala namang naitalang bagong nasawi kaya namamalagi sa 126 ang COVID death toll sa PNP. Samantala, nasa 965 o 0.43% na lamang ng kabuang pwersa ng PNP ang hindi pa bakunado. Nakapagtala naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ng mahigit 100 bagong kaso ng COVID-19 sa hanay ng overseas Filipinos. Ayon sa DFA data, may karagdagang 145 COVID cases ang naitala mula sa iba't ibang bansa. Kaya umabot na sa 24,518 ang COVID cases sa hanay ng mga Pilipino sa abroad. 39 naman ang bagong recoveries, kaya pumalo na sa 14,480 ang bilang ng mga gumaling mula sa virus. Samantala, wala namang naitalang bagong nasawi dahil sa virus, kaya namamalagi sa 1,458 ang death toll. Abangan! COVID-19 vaccination sites, inatasan na ng IATF na magsumiti ng output o data sa loob ng 48 oras. Yan at iba pang tampok na mga balita sa pagbabalik ng Batanag Agila Weekend. Pinagsusumiti na ng Interagency Task Force o IATF ang vaccination sites ng kanilang data sa loob ng 2 araw pagkatapos ng inoculation event. Ito upang makatulong na mabilis na makapag-upload ng data para sa mga ngailangan ng vaccine certification. Detalye mula kay Erlo Brincas. Nirequire na ng Interagency Task Force o IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases ang lahat ng vaccination sites sa bansa na magsumiti na ng data sa loob ng 2 araw matapos ang inoculation event. Ayon kay Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang mga direktibang ito ng IATF ay nakasaadaan niya sa ilalim ng Resolution No. 159. Kinakailangan ay makapagsumite ang bawat vaccination site anya sa loob ng 48 oras matapos ang ginawang vaccination event. Ang vaccination sites na walang Electronic Vaccine Administration Systems ay hindi kahit na gumamit ng DICT Vaccine Administration System o DVAS, DVAS Mobile at DVAS Offline.
Nauna rito, sinabi ni Department of the Interior Local Government Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, 7 lamang mula sa 10 katao na nag-apply para sa COVID-19 vaccination certificate sa pamamagitan ng VaxCertPH portal ang may kakayanan na makakuha ng certification dahil sa backlog sa data uploading. Anya, mailang local government units o LGUs nakatuon pa rin sa vaccination program kaysa sa pag-update ng data sa online portal. Nobyembre ng nakaraang taon, sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo na ang immunization record ng gobyerno ay mayroong 10 million gaps in entries. Samantala, kahit ng Malacanang ang LGUs, nabilisan ang pag-encode ng information ng vaccine recipients sa verification database system. Para sa Eagle News, Orbingas, we live in interesting times. Trading business, makatutulong sa mga Pilipino para makaagapay sa panahon ng pandemya. Balita mula kay Eden Suarez Santos. Nananatiling matatag ang trading at e-commerce sa mga negosyo sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sa kasagsagan ng pandemya ay itinatag ang Future Innovations Management Academy o FinMAC noong March 2021 para turuan ng mga Pilipino sa trading at kung papaano gagamitin ang kanilang pera. Ayon kay Mr. Frederick Sabater, chairman ng FinMAC, ang kanilang academy ang nagbukas at nagbigay ng oportunidad sa mga tao na mag-aral ng trading gaya ng stocks, cryptocurrency at nagtuturo ng forex trading at iba pa. Anya, sa panahon ng pandemya, ang e-commerce at trading lang ang mga negosyo na nakaagapay habang ang karamihan ay matinding naapektuhan hanggang sa tuluyang nagsara. No, FinMAC is an academy, okay? Kami po yung nag-open ng opportunity here sa Philippines to open up a school na nagtuturo po ng derivative trading in which po medyo yung nakikita namin na wala po dito sa formal educational curriculum po natin. At saka nagtuturo kami ng forex trading in which is also trending din ngayon. And bukas naman ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa gobyerno upang mas maraming Pilipino ang makapag-aral ng trading. Hopefully, approve yung partnership namin with TESDA because FDMS, the subsidiary of FinMAC, is applying now for a recognized industry body. Hopefully, we've been recognized by the TESDA so that we could provide a free education to all Filipinos na gusto mag-aral po sa atin. Inilunsad ng FinMAC ang kanilang bagong tanggapan kasabay ng graduation ng 7th batch ng kanilang mga estudyante. Sinabi ni FinMAC President Roselier Sarte na bahagi ng kanilang advokasya na magkaroon ng isang trader sa bawat miyembro ng pamilyang Pilipino. Anya, may 3 modules na dapat pag-aralan upang maging magaling na trader. Magagamit umano ng mga Pilipino ang kanilang galing at kasanayan sa trading upang makaalwan sa buhay lalo na sa panahon ng pandemya. Ang trading po kasi, isa sa pinakamagandang nakikita ko na ituro po natin sa, hindi lang mo sa mga kabataan, kundi from all walks of life po. Bakit po? Unang-una po, dahil ito po, you can do it home base, okay? Pwede rin po kayong mag-trade ng mga pera ng banko. At ang pinakamaganda po rito kasi, sa whole market po ngayon and whole world, they are using it as a platform po to earn so much money po. So, para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Nagbigay ang Australia ng cold chain facility para doon ilagay ang mga bakuna na dadalhin sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng paghahangad na palakasin ang vaccination rollout ng bansa. Si Mean Corvera sa detalye. Nakipag-partner ang Australian government sa UNICEF Philippines para paigtingin ang vaccination program ng Pilipinas. Nagbigay ang Australia ng cold chain equipment para solusyonan ang problema sa storage facility. Umaabot sa 30 solar-powered vaccine refrigerators ang ibinigay ng Australia na nagkakahalaga ng 48.7 million pesos. Bukod pa rito ang mga personal protective equipment para sa walk-in cold rooms at 106 sets ng spare parts.
ipapamahagi ang solar fridge sa Davao Region, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ilalagay sa mga ito ang mga bakuna para sa mga nabanggit na lalawigan. Sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines Stephen Robinsons na bahagi ito ng commitment ng gobyerno ng Australia para tulungan ang pagbabakuna ng Pilipinas at matiyak na magkakaroon ng akses sa bakuna ang mga nasa pinakamahirap na populasyon. Isang Australia sa mga nag-donate na rin ng bakuna sa bansa. Philippine Department of Health, this time with the provision of 30 solar-powered vaccine refrigerators that are going right across the country, but particularly down to the Balm and the Davao regions of the Philippines. This is part of Australia's 1.8 billion peso package of support and one of the three elements that Australia is contributing to the Philippines. We contribute vaccines, but we contribute, as today, logistical support to assist the Philippines in getting the vaccines equitably across the country and to the most remote areas. And we also provide lots of health advice from our experts as well to the Department of Health. Para sa Eagle News, me and Corvera, we live in interesting times. Nais malaman ni Comelec Commissioner Rowen Aguanzon kung bakit na-delay ang paglalabas ng resolusyon sa kasong disqualification ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Partikular na hinihinga ng paliwanag ni Aguanzon ang kapwa Comelec official na si Commissioner Amy Ferolino. Detalye mula kay Madeline Villar Moratilio. Pinagpapaliwanag ni Comelec Commissioner Rowen Aguanzon ang kapwa nito Commissioner dahil sa pagkaantala sa paglalabas ng resolusyon sa disqualification case laban kay Presidential Candidate Bongbong Marcos. Sa dalawang pahinang memoranda na ipinost ni Aguanzon sa kanyang Facebook page, binigyan ito ng hanggang alas 12 ng tanghali ng Enero at 31, Lunes, si Commissioner Amy Ferolino para ipaliwanag kung bakit na-delay ang paglalabas ng ponensya nito. Si Ferolino ay una ng pinangalanan ni Aguanzon bilang ponente umano sa Marcos case na nasa Comelec First Division. Gate ni Aguanzon, 18 araw na mula nang mairaffle kay Ferolino ang pagiging ponente. Nakasaad pa rito na napagkasundoan nila sa division na dapat ay Enero a 17 nito isosumite ang ponensya. Pero sa nasabing araw, nagsabi umano si Ferolino na tinamaan ng COVID-19 ang staff nito na katuwang sa pag-aaral sa kaso. Ayon kay Aguanzon, nakarecover na umano ang nasabing staff at hindi na rin naka-isolate si Ferolino. Ilang beses rin umano siyang nagpadala ng mensahe rito hinggil sa ponensya at sinabihan ito na i-waive ang pagiging ponente sa isa pang miyembro ng division pero tumanggi umano ito. Dahil rito, nagdududa umano si Aguanzon na hinihintay lang ni Ferolino ang kanyang retirement sa Pebrero 2 para hindi maisama ang kanyang separate opinion sa kaso. Una nang sinabi ni Aguanzon, ang kanyang boto ay pabor sa diskwalipikasyon ni Marcos. Sakaling madiskwalipika si Marcos, pwede siyang palitan ng ibang kandidato basta ito ay kaapelyido niya. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Samantala, inilunsad ng Sara for Vice President Movement ng mga taga-suporta ni Mayor Sara Duterte. Isinabay ito sa pagbubukas ng kanilang national headquarters sa Taguig City. Nagbabalik, Madeline Villar Moratilio. Kasabay ng nalalapit na pagsisimula ng campaign period para sa mga kumakandidato sa national position ngayong halalan sa Mayo, inilunsad ng mga supporter ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte ang Sara for Vice President Movement. Kasabay rin nito ang pagbubukas ng kanilang national headquarters sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Ang launching ng Sara for Vice President Movement ay pinangunahan ni dating Makati City Vice Mayor Bobby Brillante at ng People's National Council for Federalism Incorporated. Ang hakbang na ito ay upang ipakita umano ang kanilang buong suporta sa kandidatura ni Mayor Sara sa pagka-vice-presidente. Kasabay nito, nanawagan si Brillante sa kanilang mga chairperson at coordinator mula sa 81 probinsya at sa 17 rehiyon sa bansa, kasama na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Cordillera Administrative Region na paigtingin ang kampanya para kay Mayor Sara. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times.
Sa iba pang mga balita, inanunsyo po ha ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na muling sususpindihin ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 bukas, araw po ng Linggo, Enero at 30. Ayon sa LRMC na nangangasiwa sa operasyon ng LRT1, ito ay para matapos o makumpleto na ang upgrading sa signaling system ng tren. Sinimulan ng LRMC ang pagpapalit ng signaling system ng LRT1 noong November 28, 2021 at ipinagpatuloy noong isang linggo, Enero 23. Ang railway signaling systems o traffic light system para sa railway ay ginagamit para idirekta ang railway traffic at mapanatiling maayos at ligtas ang mga biyahe ng tren. Humingi naman ng paumanhin sa publiko si LRMC Chief Operating Officer Enrico Benipayo at sinabing para rin niyon sa maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. Nasahang babalik ang normal na operasyon ng LRT1 na bumabagtas mula Roosevelt sa Quezon City hanggang sa Baclaran sa Parañaque City sa Lunes, Enero 31. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang promosyon ng 9 na kapitan ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ang mga sumusunod ay napromote sa pagiging Commodore sa rekomendasyon ni Department of Transportation o DOTR Secretary Arthur Tugade. Sa mga napromote, 8 ang General Line Officers ng PCG. Ito ay sina Supangan, Guinness, Kay, De Luna Jr., Pereira, Isaac, Soria at Viliran. Si Inhel Jr. ay isang technical line officer. Ang kanilang appointment papers ay nilagdaan ng Pangulo noong Enero 25. Balita probinsya, mahigit 30 individual sa ABRA nakatanggap ng financial assistance mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Balita mula kay Erica Fernandez. Mula sa iba't ibang dako ng probinsya ay may 33 Abrenyo ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Overseas Workers Welfare Administration ng Cordillera Administrative Region na bahagi pa rin sa programa ng ahensya ang makatulong sa mga OFW ngayong panahon ng pandemya. Ang mga nasabing 33 Abrenyo ay benepisyaryo ng OFW Dependent Scholarship Program, Educational Assistance for Scholarship in Emergencies, Project Alalay sa Pag-aaral, Education and Livelihood Assistance Program, Welfare Assistance Program, Financial Assistance Relief Package, Medical at Bereavement na Programa ng nasabing opisina. Mula dito sa probinsya ng ABRA, para sa Eagle News, Erica Duldulao, we live in interesting times. Pinangunahan ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Oroquieta City ang mangrove planting. Detalye mula kay Ses Nicole Bazar. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ni Assistant Secretary for Field Operations Mindanao, Joan Lagunda, ang mangrove planting sa Marine Sanctuary, Barangay Mobod, Oroquieta City. Nagsilbing kinatawa ng pamahalaang panlungsod si Councilor Eileen Taladwa, Chair ng Committee on Environment Protection and Natural Resources. Kasama ring nagtanim ang mga taga Misamis Occidental Penro, Senro Oroquieta, DepEd Oroquieta, 903rd Infantry Battalion ng Philippine Army, Philippine Red Cross Oroquieta City Chapter at iba pang volunteers. Sa ginawang pagtatanim ng karagdagang mangrove o bakawan sa Marine Sanctuary, muling ipinamalas kung gaano ito kahalaga, lalo na sa pagpigil ng storm surge na kalimitang nararanasan sa Pilipinas. Mula rito sa Oroquieta City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we'll live in interesting times. Susunod! U.S. President Joe Biden magpapadala ng U.S. troops sa Eastern Europe. At Ukraine nagsasagawa ng test fires ng kanilang anti-tank missiles sa harap ng tensyon sa Moscow. Tunghayan ang bagong miyembro ng Biden family sa White House, ang pusang si Willow. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila Weekend.
Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang digalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Inihayag ni President Joe Biden na magpapadala siya ng U.S. troops para palakasin ang presensya ng NATO sa Eastern Europe. Ito'y sa harap ng nagpapatuloy na tensyon dahil sa military buildup ng Russia sa border ng Ukraine. Sa kasalukuyan, mayroon na rin nakadeploy na libo-libong tropa ng Amerika sa Western Europe. Subalit tinatalakay na ng Pentagon ang pagpapadala ng maliit na bilang ng reinforcements sa Eastern Flank. Kaugnay nito, sinabi ni U.S. Defense Spokesman John Kirby na naka-heightened alert na ang nasa 8,500 tropa para sa posibleng deployment upang tumulong sa pwesa ng NATO. I'll be moving U.S. troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term. Not a lot. Thank you. Sa kaugnay na balita, naghahanda naman ang Ukraine sa kanilang depensa sakaling umatake ang Russia. Nagsasagawa ngayon ang Ukrainian Armed Forces ng test fire sa kanilang NLAWs o Next Generation Light Anti-Tank Weapon na ipinagkaloob sa kanila ng Britanya sa harap ng tensyon sa pagitan nila ng Russia. Ginawa ang missiles test bago i-deploy ang mga ito sa kanilang front lines. Umabot na sa 86 ang naitatalang nasawi sa pananalaso ng Storm Ana sa Madagascar, Mozambique at Malawi. Ayon sa Department of Disaster Management ng Malawi, nasa 20 katao ang nasawi sa kanilang bansa dahil sa hagupit ng bagyo. Marami rin mga bahay ang nasira at lumubog sa baha. Marami rin ang nawalan ng supply ng kuryente sa 3 bansa at inaayos pa ang mga linya ng komunikasyon. Nagdulot ng malalakas na ulan ng Storm Ana nang maglandfall ito sa Madagascar bago ito nanalasa sa Mozambique at Malawi. Sa Ontario, Canada, niluwagan ng public health restrictions. Alamin natin yan sa ulat ni Yolanda Aspiras ng EBC Canada Bureau. Nitong nakaraang linggo sa Ontario, inanunsyo ng pamahalaan ang pag-umpisa ng pagluwag ng public health restrictions sa probinsya simula January 31st. Ang mga restrictions na ito ay ipinatupad dahil sa biglang pagtaas ng COVID cases dulot ng Omicron variant. Ang mga paaralan ay muling magbubukas para sa in-person classes at simula sa January 31st, ibabalik na rin sa 50% kapasidad ang mga restaurants, sinehan, shopping malls at mga katulad nito. Sa pagpupulong na isinagawa ng mga government officials, ipinaliwanag ni Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer of Health ng Ontario, ang mga pangunahing batayan sa pagluwag ng public health restrictions.
It's not one number that we're monitoring. It is a series of data points. As the Premier announced, the percentage of tests that are positive is on the decline at 15%. So that is one indicator we're following very closely. As well, the ability to care for Ontarians in the intensive care unit setting, as well as in the hospital. We're at 100% capacity for the medical and surgical beds, but we are providing care for COVID patients in the right place at the right time. The other metric is the number of outbreaks in long-term care facilities in particular, because patients have to move eventually from the acute care sector back into long-term care, or from long-term care back into the acute care sector. So those are some of the metrics that we're following. Samantala, hinihikayat naman ng Registered Nurses Association of Ontario o RNAO ang pamahalaan upang maipagpatuloy pa ang paghigpit ng public health measures nang sa gayon ay mapagaan ang paghihirap ng mga ospital na sa ngayon ay humaharap sa matitinding pagsubok sanhi ng pagdami ng COVID patients na naa-admit araw-araw. Nitong January 24, ang Ontario ay may naitalang mahigit na 67,000 active cases. Ito ang pinakamataas na active cases ngayon sa bansa. Umabot na sa 602 na katao ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Yolanda Aspiras, Matanang Agila, Toronto. Samantala, dodoblehin ng Estados Unidos ang pagbili ng COVID-19 test kits. Ito ay dahil sa dami ng mga nagnanais na maka-avail nito, lalo ng mga gustong bumiyahe na. Si Myla Simbula ng U.S. Bureau magbabalita. Tumaas ang bilang ng naghahangad makakuha ng libreng COVID test, lalo na nitong nakaraang holiday season, dahil sa mga taong nais bumiyahe para makapiling ang mga mahal sa buhay. Dagdag pa rito ang mabilis sa pagkalat ng Omicron variant sa bansa. Ayon kay Pangulong Joe Biden, dodoblehin ng pamahalaan ang pagbili ng COVID test upang madagdagan ng 500 million kits ang mayroon na ang bansa at madala sa 1 billion ang kabuoang bilang nito. And in addition to the 500 million, half a billion tests that are in the process of being acquired to ship to you homes for free, today I'm directing my team to procure an additional additional 500 million more tests to distribute for free. That made 1 billion tests in total to meet future demand. Ayon sa bagong federal website, covidtest.gov, ang free test kits ay maagang naihanda upang maka-order na ang mga tao. Maaasahang ang unang shipments ay matatanggap ng mga bahay-bahay sa katapusan ng Enero. Ayon sa website, ang test kits na ito ay libre. Walang bayad ang pagpapadala at ni hindi kailangan magbigay ng credit card information. Ginagarantiyan ng White House na ang kits na ito ay may isiship 7 hanggang 10 araw mula ordering sa pamamagitan ng United States Postal Service. Ayon naman sa USPS, ang shipping times para sa first class na packages at 1 hanggang 3 araw para sa continental United States. Ang mga patungong Alaska, Hawaii Army Post Office, Fleet Post Office at Diplomatic Post Office addresses ay ipapadala via priority mail. Ang mga magmumula sa covidtest.gov ay limitado sa 4 lamang na test bawat address, kahit gaano kakonti o karami ang nakatira dito. Ngunit simula noong 15 ng Enero, sasagutin dapat ng health insurance providers ang 8 at-home COVID test kits kada individual sa bawat buwan. Ibig sabihin, ang isang pamilyang may 5 kasambahay ay maaaring makatanggap ng 40 libreng COVID test kada buwan. Maaaring ma-reimburse ng hanggang $12 kada test ang isang individual o makatanggap ng libreng test kits mula sa participating in-network pharmacies. Para sa mga hindi maka-access sa covidtest.gov o sa mga nahihirapang umorder ng test kits online, maaaring tumawag sa numerong 1-800-232-0233 upang maka-order na ng libreng test kits. Ito si Myra Simbulan, Eagle News,
Swarthmore, Pennsylvania. Halos 40% ng mga mamamayan ng Tigray sa Ethiopia nakararanasan ng extreme lack of food ayon sa UN agency. Ito ay sa harap ng pinalawig na de facto blockade sa war-hit region. Sinabi ng World Food Program na hihirapan ng mga humanitarian groups na magpadala ng supplies sa Tigray dahil sa kakulangan ng fuel at food supplies. Problema rin ang patuloy na mga sagupan sa northern Ethiopia na tumagal na ng 15 buwan. Sa bagong assessment ng UN agency, nasa 4.6 milyong katao sa Tigray o 83% ng populasyon ang nakararanas ng kakulangan ng pagkain habang nasa 2 milyon ay lubhang kinakapos ng pagkain. May isang commercial building ang nasunog kaninang hapon sa isang subdivision sa Bagbag, Novaliches, Quezon City. Kumuha tayo ng detalye mula kay ABC vlogger at stringer Raymart Gutierrez. Raymart, ano sitwasyon dyan? Isang sunog ang naitala mag-aalas 5 ng hapon sa Kings Point Subdivision, Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Kung saan isang commercial building na may mga laman na aluminio at tela ang biglang lumiyab mula sa ikalawang palapag. Ayon kay Tricia na umuupa sa commercial building, wala namang kasangkapan na dekoryente ang nakasaksak sa ikalawang palapag na pwedeng pagmulan ng apoy. Kaya pinagtataka nila kung paano nagsimula ito. Wala namang nasaktan ng mga tao dahil nakababa naman sila agad nang magsimula ang apoy. May isang aso din naman ang nailigtas ng mga bombero mula sa ikatlong palapag. Wedge na ideklarang fire out ang nasabing sunog alas 5.52 ng hapon at kasalukuyan pa rin ineimbestigahan ng Bureau of Fire Protection Quezon City ang pinagmulan ng sunog at total amount of damages nito. Live mula sa Novaliches, Quezon City, para sa Eagle News. Raymart Gutierrez, we live in interesting times. Business news, magkakaroon muli ng taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, tataas ang presyo ng diesel ng 60 centavos hanggang 70 centavos kada litro. 80 centavos naman hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina at 40 centavos hanggang 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing pagtaas ng presyong ito ay resulta sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Tinayak naman ng National Water Resources Board o NWRB sapat ang supply ng tubig sa NCR at mga karatig probinsya ngayong papasok na ang dry season. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., isa ang tubig sa mahalagang paraan para makontra ang patuloy na paglaganap ng nakakahawang sakit. Dagdag ni David na is nilang panatilihin ang alokasyon ng tubig at hindi bapawasan. Measure para po makontra itong paglaganap. At sa ngayon po, ang NWRB at kasama po ang NWSS at itong pamahalaan po natin ay gusto nating masiguro na sustain po at maintain po yung kasalukuyang alokasyon hanggang sa summer po para po mas reliable at yung supply ng tubig para sa kababayan po natin. At ito nga po, dahil nga po itong pandemya, ay gusto po natin i-maintain yung kasalukuyang alokasyon at wala pong pagbabawas. Ito nga po ay pinaghahandaan po natin, no? Ito pong meron po tayo mga tinatawag nating mga mitigating measures, no, para po hindi naman magkaroon ng pagbabawas, no, at magkaroon ng shortage, no? At inahanda po natin ito, no? Kagaya po ng mga paggamit ng mga deep wells, no? Ito po ay nakahanda at ready po anytime kung mangailangan tayo ng tubig na magagamit po natin bukod sa tubig na nanggagaling po sa Gandam.
Isang Cuvier's beaked whale ang nasagip ng mga otoridad sa Trocadero Beach ng Athens, Greece. Sa report ng mga state broadcaster, nanghihina ito dahil sa pagtatamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Bunsod nito, kumuha na sila ng blood sample para suriin ang kalagayan ng balyena. Kaagad namang nagpadala ng mga kinatawan ng Coast Guard upang tutukan ang kasalukuyang sitwasyon nito. Isa sa pinadala ang oceanographer ng Orion Cetacean Rescue Center. Samantala, tatlong lahi ng monitor lizard ang ipinaganak sa isang zoo sa France. Ilang taon na itong nabubuhay sa Paddy Park Zoo sa southwestern part ng nasabing bansa. At ang nakakabilib rito ha, nakapanganak ito kahit na hindi dumaan sa mating process. Ayon sa owner-manager ng nasabing zoo, wala itong nakasalamuhang lalaking lizard sa nakalipas na mga taon. Nang makapanganak naman ito, agad na isinilang sa incubation ang mga itlog nito. Naging maganda naman ang resulta ng kanilang proseso dahil sa malusog nilang pangangatawan. Kanila munang aalagaan ang mga bagong silang na lizards bago ito ipakita sa publiko sa nasabing zoo. Sa ating weather news, wala nang anumang sama ng panahon na nakaapekto sa limang bahagi ng bansa. Pero ayon sa PAGASA, shear line o frontal system ang nakakaapekto sa Northern Luzon. Sa lagay ng ating panahon bukas, asahan sa buong bansa ang generally fair weather sa buong maghapon. Pero sa hapon o gabi, posibleng makararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-uulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Cordillera Region, Batanes at Cagayan. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa makararanas ng maulap na papawirin na may ilang mga pag-uulan ulan o localized thunderstorms. Hindi magpapadala ng mga representatives ang Taiwan sa nalalapit na 2022 Beijing Winter Olympics. Bunsod pa rin ito na yung pinatutupad na pandemic controls maging ang flight disruptions ng China. Sa isang statement, sinabi ng Taiwan Sports Administration, hindi dadalo sa opening at closing ceremony ang kanilang 15 miyembrong delegasyon. Kasama rin sa nasa bibiyahe ang kanilang 4 na pambato ng Taiwan sa nasabing palaro. Nagkaroon din ng adjustment ang pamunuan ng Winter Games sa biyahe ng mga manlalaro at karamihan sa kanila hindi makakadalo sa February 4 opening. Una nito, pinutol ng China ang komunikasyon nito sa gobyerno ni Taiwan President Tsai Ing-wen noong 2016 dahil itinuturing nila ito na isang sovereign nation. Sa ating showbiz news, isang Filipino-Afghan businessman ang natupad ang matagal ng pangarap. At ito ay makapasok sa showbiz. Kilalanan natin siya sa ulat ni Phoebe Publico. Filipino-Afghan businessman mula sa Angeles, Pampanga na si Sahil Khan, ikinatuwa ang bigla ang pagkapasok sa showbiz kung saan unang beses pa lamang ay nakatambal na niya ang sikat na aktres na si Julia Barreto. She gave me a good chance to become a good actor, because Expensive Candy, that was not a normal movie. That was very high trained and very, very high level. So when I rolled there, so I'm really, really happy. I really appreciate it. Dahil sa foreigner, medyo nahirapan si Sahil sa kanyang pag-arte, pati ang mga crew. Ngunit dahil sa ganda ng kanyang performance, nasundan agad ito ng isang short film. Ang Expensive Candy ay pelikulang pinagbibidahan ni Julia Barreto at Carlo Aquino sa produksyon ng Viva Films at sa direksyon ni Jason Paul Laksamana. Samantala, si Sahil Khan ay kasalukuyang nasa lock-in taping ng pelikulang Muhammad na ilalabas sa mga sinihan sa Marso. Para sa Eagle News, ito si Phoebe Publico. We live in interesting times.
Abay, ikinasal na po ang singer na si Morissette Amon sa nobyong si Dave Lamar. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ng singer ang mga larawang kuha ng dalawa habang nakasuot ng damit pangkasal. Pahayag ni Morissette, ilang buwan na silang kasal at ngayon lamang nila ito isinapubliko para sa kabatiran na rin ng kanyang fans. Gayunman, hindi naman nabanggit kung ang eksaktong petsa ng kanilang naging pag-iisang dibdib. Aba, ay isang pusa ang naging instant celebrity at usap-usapan ngayon sa social media. Ito ang pusa na pinangalan ng Willow. Siya lang naman kasi ang pinakabagong miyembro ng pamilya Biden at ang unang pusa naman ninirahan lang naman sa White House sa ilalim ng administrasyon. Sa Twitter, ipinakilala si Willow ni US First Lady Jill Biden. Makikitang matabang pusa sa kanyang first photoshoot na feel ang red carpet ha? At ang pag-ikot sa White House. Pero bago ito makarating sa presidential residence, si Willow ay dating farm cat sa Pennsylvania 2020 nang pagtagpuin o unang pagtagpuin si Jill Biden at si Willow nang bigla itong tumalon sa isang stage kung saan nangangampan ang First Lady. Ngayon na sa White House na si Willow, inihahanda na siya upang ipakilala sa mga asong alaga ng pamilya Biden. Last year ay bumili ang mga ito ng bagong German Shepherd Puppy na pinangalan na namang Commander. Abay, maswerteng pusa iyon, ano? May abangan nyo ho sa Lunes, ha? Ang kada umaga, ang ating mansari at siyempre ang mata ng agila ang inyong mga makakasamang tagapagbalita. Yan ang kabuuan ng Mata ng Agila Weekend. Ang matala sa pagtingin ng Mata ng Agila sa mga balita, ang mapagmatyag at mapanuring Mata ng Agila. Ako po si Wedge Kujama at magandang gabi and believe in interesting times.